What is up mga katracker? Welcome back sa aking YouTube channel, Tracker Moto. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito sa ready to pull out na unit. Ito yan. Ito na siya. Isuzu forward cargo drop side with crane. Bali, fully reconditioned ng mga katracker. Ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito, kung anong spec nitong truck na to. Okay? Pero bago yan, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pindutin mo na yung subscribe button dyan sa baba. And click mo na rin yung notification bell para updated ka sa ilalabas kong bagong video. Okay mga katrackers, simulan na natin. Ikutan na natin tong truck na to. Bale, sa loob muna tayo ng cab magsisimula. Ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito sa loob ng cab ng Isuzu forward. Okay. So ito na yung loob ng cab. Maayos yung paneling ng pinto sa loob. Dito tayo. Akit muna tayo. Ito na yung loob ng unit. Maganda naman yung pakagawa, saka malinis ang loob ng cab dahil nalinisan na. Naka-upholstery na rin yung mga upuan. Tapos may center console box dito. Bali, yung transmission nito mga katracker, meron siyang 6-speed. Meron din siyang back bed. Maganda yung ano niya, paneling niya. Yung dashboard nito mga katracker ay brand new. Yan. Brand new ang dashboard nito. Meron na rin siyang floor matting. Tingnan natin yung cab. Meron siya. Bago rin ang mga wiper blades nito mga katracker. Bago yan. Yung gulong niya mga katracker, Japan used tire ang nakakabit pa. May sukat na 245 70R 19.5. Medyo makapal pa naman yung gulong.
At tubeless rin to. 6 studs. Dito tayo sa ilalim ng truck. Bale, dagdag mulyar rin to mga katracker. Yan. Nandito na tayo sa crane mga katracker. Ang ginamit na crane dito is Tadano brand Surplus Japan. Bale, pinatong lang to mga katracker dito sa unit. Maganda naman yung paka-install ng crane. Maganda naman yung pakakabit ng crane. Yan, nilalagyan nila ng reinforced na bakal. Reinforcement para sa chassis or galapa. Kailangan yan kapag naglagay ng crane sa unit. Kailangan lagyan ng galapa. Kabilaan yan. Okay, dito naman tayo sa body nitong unit. Ang body nitong unit ay cargo drop side. Yan. Bali, itong cargo drop side ay dati itong canvas wing band. Bali, pinuto lang sa gitna dito. Ginawa lang siyang cargo drop side. 20 feet ang haba nito mga katracker. At pinabrikita ng railings or running guard na binded type 3 layers. Pakita ko rin sa inyo yung ito, nandito yung battery, 2SM brand new. Ito yung chassis niya. Ito yung toolbox niya, original na toolbox dito sa unit. At meron yung drop side mga katracker. Meron siyang spring. Yung ibang unit walang ganito. Pero ang pagkakaroon ng may spring sa drop side ay maganda dahil hindi ka mahirapan mag angat ng drop side. Hindi mabigat dahil may suporta nito. Yung tapaludo niya, bended steel lang, galvanized iron ang ginamit. Okay, nandito na tayo sa likod ng truck. Kung makikita nyo, nandito yung gulong. Ito yung gulong niya. Tapos, dagdag molyo rin dito sa likod ng truck. Sa lip spring, dagdag molye. Yung chassis niya sariwa. Yung aluminum drop side, maganda pa, sariwa naman. Kaunti lang yung mga damage. Bale mga katracker, dalawa ang tire carrier nito. Ito na yung likod ng drop side. Aluminum bumper or step board na rin.
yung diesel tank nito or fuel tank malaki, kayang karga ng 300 liters na krudo. Yung electrical lights and accessories nito mga katracker ay standard lang. Ang ginamit na clearance light ay M4 type. Then meron din siyang body signal light sa gilid, which is importante, napaka-importante yan. Additional ata yan. Pakita ko naman sa inyo yung loob ng drop side cargo. Ito na yung loob ng cargo drop side. Meron siyang mga talian sa gilid, yan o. Ipakita ko sa inyo yung makina nito. Nandito na tayo sa makina. Ang makina pala nito mga katracker ay 6HH1. Wala namang tagas tong makina na to. Sariwa. Yan yung ilalim ng cab. Sariwa yung makina mga katracker sa visual inspection natin. Naka inline injection pump. Yung conversion ng steering system, maayos naman yung pakagawa. Bale, yung nakikita nyo, yan yung steering gearbox. Tapos, yan yung mounting nya. Ayos naman yung pakaconvert. Saka, ito yung drag link. Papunta ng singkaw. Tingnan natin yung langis kung sariwa. Yan, maganda yung langis mga katracker. At nasa tamang level. Yung transmission niya, meron siyang 6-speed. Yung mga langis fluids nasa magandang texture. Okay mga katracker, paandarin naman natin para malaman natin yung tunog ng makina, yung andar ng makina kung nasa maayos. Ang tinakbo pala nitong truck na to or yung odometer nito ay 314,505.
Pandarin natin, start natin yung makina. Buksan natin yung mga ilaw. Check ng makina kung blue by na ba ang makina natin. Tinitingnan natin yan sa usok ng tambutyo kapag nasa normal idling. Kung mausok yung tambutyo natin tapos nasa normal idling, pwedeng blue by yan, pero hindi tayo sure. Kaya i-check natin yung tunog ng makina. Ito, yung tunog ng makina, maayos naman, walang fuel knock, indication of faulty injection pump. Maganda naman yung delivery ng injection pump. Sinecheck ng mga mekaniko dito sa amin yung usok na nanggagaling sa loob ng makina na nilalabas dito sa oil filler cap. Yan. Dito nila tine-check kung blue by yung makina. Bali, binubuksan nila, tinitingnan nila kung sobrang usok ang lumalabas dyan. Then, tinitingnan rin nila yung talsik ng langis. Check rin natin para malaman natin kung may talsik ba yung makina. Wala namang talsik at yung usok hindi naman masyadong mausok. Yan, minsan sasabihin ng ahente na kapag medyo mausok yung makina, yung tambutyo, sabi ng ahente na ipa-change oil lang dahil kaya sa change oil. Pero pag hindi nadala sa change oil yan, ibig sabihin, blue by na yung makina mo. Maaring may problema na yung piston ring, o kaya yung valve seal mo, may problema na. Umaandar yung makina, mga katracker. Walang usok yung tambutyo. Ito ay nasa normal idling lang. Walang usok yung tambutyo na yan. Mga katracker, nakita na natin tong unit na to, kung anong meron dito. All goods naman, lahat ng parts, pati makina, pati loob ng cab. Okay, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pindutin mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa ilalabas ko pang bagong vlog, bagong video, mga katracker. So, maraming salamat sa panonood. Dito ko na lamang tatapusin tong video na to. Sana may nalaman kayo at natuwa kayo sa aking vlog. Estimated price pala nito, mga katracker, ay nasa 1.350 to 1.5 M. Okay, maraming salamat.